Diretso. Marlene Gomez at Mother Maxima Pilaes AR. Ganun din po para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay gumugunita sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Ang mamumuno sa ating balalamisa ay ang ating cura paroko, Reverend Father Joel G. Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain yung rin. Pagsisisi. Marami ka na bang pinagsisihan sa buhay? Sa pagsisisi mong yan, ikaw ba ay natuto na? Dahil pag nagsisisi tayo, dapat meron din tayong natutuhan. At sa panatutunan natin, dapat ito'y magbibigay sa atin ng bagong buhay. Ngunit, mga kapatid ko kay Kristo, may mga bagay na lagi natin dapat pagsisisihan, lalong-lalo na ang mga kasalanan ating nagawa.
Kaysa pagsisisi natin ito, alalahanin natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos at buong tiwala, hingin po natin ang Kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabing nawa kami ng kanyang luubin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Patuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon, kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta, at mga ninuno. Pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang Kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto. Patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabahala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay alis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo, ibinubo nila sa buong palibid
nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapipigilan yaong pagtatawa. Lahat ng palibot ay mahalakhak sa gayong nakita. Yung iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mo, pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala, patawarin ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Siro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hadis. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagsisisi. Nagsisi pa kayo na isinilang kayo sa mundong ito? No. Nagsisi ba kayo na nagpakasal kayo? May narinig na akong nagsabi ng upo. May mga pinagsisihan tayo sa buhay, mga kapatid ko kay Kristo, tulad nga sinabi ko, no? May mga pinagsisihan tayo na nagawa natin. Pero dapat yung mga pagsisisi na yun ay magdadala sa atin ng sa tunay na pagbabago. No? Kasi kadalasan, nagsisi nga tayo, pero inuulit-ulit pa rin natin. No? Inuulit, binabalik-balikan pa rin natin. No? So ang panawagan sa atin sa gabing ito, sa araw na ito ng ating Ebanghelyo, ay ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay... ibig sabihin po, repentance, ano?
Repentance meaning to say to turn. To turn is pagtalikod. Yun, no? Pagtalikod. Ano bang dapat nating talikuran? Ano bang dapat nating talikuran? To turn from our sins. No? Pag nangungumpisal tayo sa pari, di ba, mayroong sinasabing pari na magdasal tayo ng panalangin ng pagsisisi. No? The act of contrition. No? So, na-memorize nyo pa ba yung the act of contrition? Yan. Oo. Dapat lagi natin yung inano. Minsan nga, sinishortcut ko na lang yun. Sinasabi ko ng Lord, patawarin mo ako. Dapat kitang mahalin, pero hindi kita minahan. Nang dapat, no? Yan naman talaga ang ibig sabihin, mga kapatid kay Kristo, ng tunay na pagsisisi, no? Dahil minsan po, kung titingnan natin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa bahay natin, di ba, minsan pagalitan tayo ng nanay, nagkasala tayo sa nanay natin, tapos ipag napagalitan tayo, ang promise natin sa nanay, di ba, patawad po, Patawad po, hindi ko na po uulitin, di ba? Pero yung paghingi ng tawad na sinasabi din natin, hindi na natin uulitin, ano bang ibig sabihin natin nun? Bakit tayo nagsisi? Kung minsan, very personal, no? Kung minsan, ang reason natin kung bakit tayo humingi ng patawad at nagsisisi tayo ay dahil kung hindi tayo humingi ng tawad, kung hindi tayo magsisisi, baka may palayasin tayo ni nanay sa bahay, di ba? Oh? Meron naman kasing, hanggat dito ka nakatira sa bubong ng aking bahay. Hanggat dito ka natutulog, hanggat kinakain mo ang pinagluluto ko sa'yo, dapat sundin mo ang mga batas ko. E paano pagdarating ang oras na kaya mo na? Na kaya mo nang manirahan sa isang bahay, na kaya mo nang magluto, no? Na hindi mo na kailangan si nanay sa tatay mo. So, ano ibig sabihin nun? Hindi ka na hingi ng tawad, hindi ka na magsisisi. Kasi there are times, mga kapatid, kasi it's common, it's very common na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na tayo humihingi ng tawad dahil po we want more favor. No? Kung minsan wais tayo, di ba? Minsan smart tayo. Kailangan humingi tayo ng tawad, umay, hindi tayo pakainin. No? Kailangan humingi tayo ng tawad, umay, hindi na tayo makaulit. No? Hindi na tayo makaulit, so kailangan humingi tayo ng tawad. No? And if we are going to connect it with our God, with our sacrament of penance or reconciliation, yan din ba kaya ang dahilan? Bakit tayo namumumpisal? What is the reason? Bakit tayo namumumpisal? Is it because natatakot tayo of punishment? Pag hindi tayo namumpisal, mamatay tayo. Saan tayo babagsak? Baka impyerno ang bagsak natin. So, hindi kayo tayo nangungumpisa dahil natatakot tayo sa impyerno? So, what is the real reason? Bakit tayo nangungumpisa? Kung iyo pong iisa-isahin at pag nilayang mabuti ang act of contrition, nandyan po iyan nakasulat. Sa act of contrition. Yan ang dahilan kung bakit tayo nangungumpisal. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon dahil siya'y karapat-dapat na ating mahalin pero hindi natin siya minahal. Minahal niya tayo pero hindi tayo nagmahal ng tunay at totoo sa Kanya. Kaya na-realize natin na tayo nagkasala, kaya tayo'y bumabalik sa Kanya. Learn also from that prodigal son. Una, naramdaman niya ang gutom. Naramdaman niya, nasabi niya, kung doon ako sa bahay ng aking ama, marangya ang aking buhay. Nandito ako ngayon, naghihirap. Di po ba?
Yan ang kanyang unang realization. Kaya very, ano no, very sabihin natin, makasarili. Para bang babalik siya sa bahay ng ama kasi naghihirap na siya. Yan din kuminsan nangyayari sa atin. Pag naramdaman natin ang hirap, diyan na tayo, babalik na tayo sa Diyos. Then naramdaman natin ang hirap. Pero nung pabalik na siya doon, na-realize niya na hindi lang naman pala dahil naghihirap siya. Kailangan bumalik niya sa ama dahil ang kanya ama ay napakabuti sa kanya. Ngunit hindi niya ito, anong tawag doon? Yung ibinalik, no? Ibinalik yung pagmamahal sa kanya. That recompense, no? Hindi niya kinompensate yung pagmamahal ng ama sa kanya. Bagkus, ano ang kanyang ipinalit doon? Ipinalit niya ng pagkanyang pagkawalang utang na loob. Oh, ganyan tayong mga makasalanan. Wala tayong utang ng loob sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Napakabuti niya sa atin, pero tayo mga traidor. No? Napakabuti niya sa atin, pero nireject natin siya. Napakabuti niya sa atin, binibigyan niya tayo ng grasya, pero hindi natin tinatanggap ng buong buo ito. Bakos kadalasan, pinipili pa natin na magkasala tayo at doon tayo sa favor ng ating kaaway. No? So para tayong mga traidor. Dahil siya na tunay na nagmamahal sa atin, tinalikuran natin. No? Yung to turn from God, yan ang kasalanan natin. Kaya ngayon, kailangan you have to turn from our sins. Tinalikuran natin ng Diyos sa ating pagkakasala, sa ating pagsisisi. Tinalikuran naman natin ngayon ang kasalanan. At anong kasunod nito? Ang pagbabalik loob sa Diyos. So ang pagsisisi ay dalawang bagay lang. To turn and return. No? Hindi natin makakalimutan yan, ano? Ang pagsisisi po o repentance is to turn and return. No? Talikuran ng ating mga kasalanan at magbalik sa Diyos. Ang pagbabalik loob natin sa Diyos. That is actually conversion. No? Conversion is to go back to the Lord. Conversion is pagbabalik loob sa Diyos. At ito lang ang po ang talagang dapat nating alalahanin lagi sa buhay natin. No? To turn from our sin, pinagsisihan natin yun, and to return to the Lord. No? So, sa pag-promise natin sa ating pangako sa Diyos, no, na tatalikuran natin ang kasalanan, sa pangako natin sa Diyos na babalik, magbabalik loob na tayo sa Kanya, isipin naman natin mga kapatid ko kay Kristo, anong dapat baguhin sa buhay natin. No? So isa-isahin natin, himay-himayin natin ang ating buhay. Paano ba ang relationship natin sa ating Panginoon? Sa pagsisisi po dito sa ating ebanghelyo, sinabi po dito no na magsuot ng sackcloth. Nakasuot ka na ba ng sako? At naglagay ng abo sa katawan, ganung mga bagay siguro, sobrang katinon, di ba? In our Ash Wednesday, nilalagyan tayo ng abo, kunti nga lang. No? So imaginein mo kung punuin mo yung katawan mo ng abo, tapos gagamit ka pa ng sackcloth. No? So sa pagsisisi, pwede pa natin gawin yun. Ngayon halos wala nang gumagawa nun, di ba? Kuminsan o kadalasan, hindi naman kailangan gawin yun. No? Hindi na natin kailangan magsuot ng sackcloth, ng sako. Hindi na natin kailangan magbuhos ng abo sa ating katawan. Ang kailangan naman po natin, we have to wear the cloth of charity. Yun lang naman ang kailangan. No? Sa pagsisisi natin, mga kapatid ko kay Kristo, napakaganda po. No? Na ating pagbabalik loob sa Diyos na matulungan natin ang ating kapwa, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Ah, yan ang napakagandang signs of pagsisisi or repentance natin. To turn and to the Lord and return to the Lord, to turn from our sins and to return to the Lord by helping our brothers and sisters in our act
of charity, no, sa ating pong pagpapatawad sa ating kapwa, at siyempre yung ugali din natin, baguhin din po natin, no? Kasi pwede namang masyado kang charitable, tulong ka dito, tulong ka doon, kung saan-saan ka tumutulong, pero yung ugali mo naman hindi kahit sikmura ay ninuman. Diba? So isang bagay din yan na dapat nating ayusin sa buhay. No? Yung pananalita natin, ano bang mga lumalabas sa mga bibig natin? No? Yung mga tingin-tingin natin, no? Paano ba tayo tumingin sa ating kapwa? Yung pagbubuli natin sa ating kapwa? No? Yung pagtatapak natin, no? Ng anong tawag doon, no? Yung pagtatapak natin ng dangal, no, ng ating kapwa, no, yung hindi natin pagiging charitable in our actions, in our words to our brothers and sisters. So, sa pagbabalik, to turn from our sins, pagtalikod natin sa kasalanan, at pagbabalik loob natin sa ating Panginoon, dapat kasabay din yan ang pagbabago ng ating ugali, pagbabago ng ating buhay. God bless all of us. Mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik-loob at pagbabago. Sa bawat panalangin po, ating itutugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway magpanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kamamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuriyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalob mong kami makaisa niyang lubusan upang sa pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng Mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng manangkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay at totoo po na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang ating tagapagligtas. Pagbabalik loob sa Kanya ang dapat nating gawin. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Malayo, batid mo ang aking hindi.
Ang kayamanan at kagandahang loob mo at awa. Saan pa ako kakato kundi sa pinto na do'y pinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at makalalapit kami doon sa kanya. Ako'y tumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ako makatatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusig, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidimlan sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso akong nananalig na ipagkakaloob mo ang aking hinihiling. Kahit ito'y mga ngailangan ng kababalaghan, naisin mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ang isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin. Sa aking mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, anuman ang ipasya mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod, aking Jesus. Malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniaatas ng iyong banal na puso. Nang nais ko'y matupad kong lahat at ng lahat ng iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa kanya na maging ampong anak niya at ang kanyang panalangin sa iyo ay lubhang malakas at makampangyarihan siya nawa. Magsitayo na po ang lahat. So today is the first Friday of the month of October. Ang month of October ay ang ating month of the Holy Rosary and also mission, month of mission. Kaya huwag natin kalimutan lagi magdasal ng Rosario. At bukas po ay first Saturday of the month, ang ating pong devotion. No? 5 o'clock in the morning, ang ating pong Dawn Procession or Dawn Rosary din po. So, inaanyayahan namin po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat.